Siguro, kaya lang mas mahal si Tio El Yung eh. Pero ikaw ang kadugo niya eh. Pangalawang asawa lang naman yun si El Yung mo, di ba? Kaya nga masakit eh. Ako nga anak. Ako pa ang nawalan ng karapatan. Ako pa yung tinalikuran. Kain ang balak mo ngayon. Saan ka pupunta? Kung pwede lang sana kitang patuloyin sa amin eh. Kaya lang, ang dami rin namin problema. Siksikan kami, tapos lagi pang kapos. Okay lang yun. Alam ko naman eh. Pero salamat na rin sa pag-iisip mo para sa akin. Teka, alam na ba ito ni Mark? Understood? Yes, Master. I can't hear you! Yes, Master! Mark? Did you get? Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Umalis na ako sa amin eh. Ano? Si Chuel yung pinagtangkaan ako ng masama. Pero wala naman nangyari eh. Nagising si Inay.
Ang problema, binaliktad ni Choel yung akong pinalayas ng inay. Mark, wala na akong ibang tutuluyan. Malito yung kwartong inuupahan ko. Sigurado ako hindi mapayag yung kasera ko. Ano gagawin ko? Tutulungan mo ba ako, ano? Siyempre, tutulungan kita. Pero pwede ba mamaya na lang? Mamaya natin pag-usapan yung problema mo. Mark naman. Mamaya na, please. Pagtapos ng klase, saka natin pag-usapan. May gagawin pa kasi ako. Kilala mo yung kausap ko ba? Si Master Jeffrey yun. Doon ba sa fraternity? Itinuloy mo din pala yung balak mo. Ano mo mapapala mo sa fraternity? Juliet naman, parang ngayon ka lang nakarinig ng fraternity. Kailangan ko ng mga kaibigan. Ng grupo. Ng mga brad. Lahat ng tao dito sa school. Membro ng organisasyon. Ng fraternity. Siyempre, kailangan ako rin. Eh, ang problema naman eh. Eto na ako may problema, tapos... Sinabi ko sa'yo tutulungan kita, di ba? Pero mamaya na lang. May importante pa siyang pinapagawa sa akin si Master Jeffrey. Bakit? May problema ba? Baka may itulong mga grad mo. Sasali ka sa fraternity? Hindi fraternity, sorority. Si Jeffrey ang mag-sponsor sa akin sa sorority nila. Si Jeffrey isa sa mga masters ni Mark. Pero Juliet, hindi pa delikado. Ang dami nating naririnig tungkol sa mga fraternity. Puro negative. Ilan na ba na dyaryo? Ilan na yung namatay dahil sa violence, sa abuse? Hindi ko pa natatakot na baka mangyari rin sa'yo yung... Alam mo, yan din ang iniisip ko noon. Kaya nga takot ako eh. Pero naisip ko rin naman na hindi naman lahat ng fraternity o sorority ay masasama. Ang ikinasasama lang naman ng isang organisasyon ay nasa members na rin. Pero hindi naman lahat ng members ng frat ay masama. Katulad na nga ng frat ni Master Jeffrey sa ipinakita nilang kabutihan sa akin. Ayoko lang naiintindihan kung bakit gustong-gusto ni Mark na makasali sa fraternity. Tama siya. Ang fraternity ay pagtutulungan, pagkakapatiran, parang pangalawang pamilya. Si Mark matagal na siyang walang pamilya. Ang fraternity na ang nagiging pamilya niya. Ako naman, ang sorority. Kita mo, pumayag sila na doon na muna ako sa safe house magstay. Walang bayad. Ayan pag-aaral mo. Bakit ba ako naririto ngayon? Siyempre, itutuloy ko. Ito nga ipinaglalaban ko kay inay, di ba? Yun nga lang, pagkatapos nitong semester, magkakaroon ng konting pagbabago. Hahanap ako ng trabaho sa araw para sa gabi makapag-aral ako. Alam kong mahihirapan ako. Pero, wala naman akong choice, di ba? Hindi, Juliet. May choice ka pa. Bumalik ka na sa inyo. Beth, alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw, alam mo ba yung papasukin mo? Alam mo naman kung anong klaseng pamilya ko eh. Ikaw na nga nagtatanong kung hindi ba ako mahal ng inay ko. Tapos ngayon sasabihin mo na bumalik ako sa kanya? Juliet, naniniwala pa rin ako na walang magulang na nakakatiis sa anak. At walang magulang na naghahangad ng masama para sa anak. Beth, kuma na yung sinasabi mo. Hindi na uso. Okay, usap. Please lang. Subukan lang natin. Gusto mo, samahan kita. Ako kakausap sa nanay mo. Okay. Pagbigyan mo lang ako. Pag wala nangyari, sige, sumali ka na dun sa sorority mo. Hindi na kita pipigilan.
kapal na mukha mo, no? Ano ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi ba sinabi ko sa iyo na kita makita pa rito? Lumayas ka, layas! Ay, Yves, nagpunta ko kami dito para makipag-ayos. At sino ka naman nakikialam sa buhay namin, ha? Sino nabigay sa'yo ng pentulot na halukayang mambito ka namin? Nay, nagmamagandang loob lang naman ho si Beth, eh. Naku, huwag mo nga ako matawag-tawag na inay! Dahil buhat ang pakialaman mo ang Joelyong mo na asawa ko, kinakuin na kita. Lumayas ka, sabi eh. Lumayas ka! Nay, maniwala naman kayo sa akin. Wala naman talaga akong kasalanan eh. Totoo yun, Alnevis. Alam mo, Juliet, talagang malas ka sa buhay ko. Malas. Dahil sa'yo, napilitan akong magpakasal sa irresponsable mong ama. Dahil sa'yo, nasirang lahat ang pangarap ko, kinabukasan ko. Dahil sa'yo, nalublob ako sa kahirapan. Dahil sa'yo, iniwan ako ng iyong ama at sumama sa ibang babae. Dahil din sa'yo, kamuntik na kami magkasira ni Elyong. Naintindihan mo? Hindi na ako papayag. Ayoko na. Hindi na ako papayag na paggalawin mo at guluin ang mundo ko. Lumayas ka. Lumayas ka! Layas! Thank you.
sinabi nang huwag pumalag... Kausap kita. Okay lang ako, Beth. Ano ba, may okay bang ganyan? Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang laki-laki na ng pinayat mo, ah. Juliet, kailan ka ba huli nag-ayos? Saka, ba't may mga pasaka? Wala to. Anong wala? Juliet! Alam ko, kahit hindi mo sabihin sa akin, may kinalaman yan sa... Saan ka pupunta? Kailangan ko na umalis. Juliet, tinawag ka lang ng mga kasorority mo, eh. Iwan naman yung klase. Part 2 ng initiation. Alam mo, hindi naman solusyon yung sorority sa mga problema mo eh. Ako, napakadami kong problema, pero may nakaharap ko. Ka ng loob. Ako, wala. Pero may isip ka, di ba? Juliet, ano ba? Pwede ba gamitin mo nga yung utak mo? Hindi yung ganyan, pumapahay ka na sa mga ginagawa nila sa'yo. Pati pag-aaral mo, napapabayaan mo na, alam mo na yun. Ha? Alam ba? Oh, nahihirapan din ako eh. Kung minsan nga gusto ko ng sumuko, pero anong gagawin ko? Wala rin naman ako ibang pupuntahan eh. Sa bahay, walang katapusan ng paghihirap. At least dito, initiation lang. Sandali na lang, after 1 month, pasok na talaga ako sa sorority. Tapos na yung mga paghihirap ko. Ba't ang tagal-tagal mo? Okay, nakabatawag ako eh. Dalahin mo to. Reklamo ka pa eh ba? Dalhin mo yan, ha? Sumunod ka sa amin. Ito na magugulat, Beth. Ha? Mm-hmm. Tara. Ayun, nag-ano eh. So, paano? Hindi ka napapasok? Hindi na. Mag-aayos na lang ako ng gamit para bukas. Sa Tenedo kami, sabi nila master eh. Huli na yun, Juliet. Huling paghihirap na. Maghahanda na lang ako para bukas. Good luck, ha? Thank you. Wait! Juliet! Good evening, master. Gabi na. Uy, maaga pang pull-out natin bukas, ha? Inatid ko lang si Juliet, eh. Sige, Mike. Sige, master. Okay. Sige, master. Sali. Last day na bukas. Magkakaalam-alam kung sino matitibay at kung sino may karapatang pumasok sa frat. Kinakabahan ka, no? Hindi ho, master. Mark, hindi mo na kailangang itago sa akin yung nararamdaman mo. Alam ko kinakabahan ka. At alam mo mababawasan pa ang bilang ng neophytes bukas. Mark, galing din ako dyan. Pero tignan mo ngayon ako. Nakaya ko. At sigurado ko, kaya mo rin. Alam mo, Mark, pwede ko mapaganang lahat sa iyo eh. Kung tutulungan mo ako at pagbibigyan kay Juliet, a toast to our new bread! Better off forever! Better off forever! Better off forever! Ito naman, oh. Ito inumin mo.
Mas masarap, mas matamis, di ba? Oo oh, nga eh. Di ba? Oo nga naman. Yan. It's a celebration. At mula ngayon, isa na si Mark sa amin. Di ba, Brads? Pwede naman na. Sige na, kaya mo yan. Kaya sabi? Ang fraternity, Brad. Ang fraternity, labas dito. Dito, personalan. Wala nang kapatiran to. Eh, sinong mauuna sa atin? Mauna ka na, Jeff. Dali ko rin mga panay. Anong pala? Anong naman pala? Talaga, palitinin ka. Juliet? Ewan ko. Hindi pa kayo nagkikita? Hindi pa. Hindi kasi mag-iisang buwan na siya hindi pumapasok. Baka naman may alam ka. Hindi ko alam. Hindi kaya doon sa sorority. Di ba sister yun ang fraternity niyo? Bet po, di ba matagal na kaming wala ni Juliet? Wala na akong balita sa kanya. Nag-break na kami, okay? Mauna na ako. Dalaw dito. Kung nagpupunta ka naman dahil lang sa flat, iiwasan mo ba ako? Bakit? Mike, tulungan mo ako. Ayoko na dito. Ayoko na rin sa sorority. Nakakit na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya na sa akin.
Hindi ko pang isang... Ayoko na dito para nabuhay lang ko. Hindi ko na kaya. Mike, itakas mo na ako para mo nang awa. Hindi pwede, Juliet. Alam mo, isa ka rin sa kanila. Pero ako ito. Kalimutan mo na munang fraternity, girlfriend mo ko. Hindi na tayo. Hindi ka na sa akin. Paminsan-minsan naman, Juliet, gamitin mo yung utak mo. Juliet, hindi ako martir. At lalong hindi ako tanga. Pagkatapos kailang pagpasapasaan, pagsawaan, gusto mo tanggapin pa kita ulit? Bakit mo alam? Mark, hindi mo malalaman kung hindi ka kaalam. Walang nag-spill sa fraternity. Hindi ka nga sumali. Pero ipinamigay mo ako sa kanila. Alam ka? Minahal kita! Inuwatan ko ang sarili ko para lang sa'yo. Tapos ipamimigay mo lang ako? Hindi na sana ako umiwas sa Chuen Yung ko nang hindi na sana ako pinalayan sa bahay namin. Wala sana ako rito ngayon. Bakit mo nagawa sa akin to? Nababoy man ako, kagagawan lang ng isang lalaki. Hindi sana ganito! Hindi sana ganito! Ba't mo nagawa sa akin to? Ayaw ka! Juliet! Juliet, ano ba? Pwede ba tigil na muna? Tapos na! House nung Detaro? Sorry, hindi rito yun. Pero kasi ito ho kasi yung tinuro. May kakilala pa kayong Juliet? Member na ho yata siya ng sorority na Deltaro. Sorry, hindi ko kilala yung sinasabi mo. Tsaka wala akong alam na sorority. Juliet! Beth! Juliet! Beth! Juliet! Ano pa ginagawa sa kaibigan? Juliet, tulungan mo ako! Itakas mo ako, Ben! Ano? Ben! Hindi siya pwede umalik! Ben, iwan mo ako! Ano na? Ben! Juliet, huwag ka magalik! Babalikan kita, Juliet! Babalikan kita! Balis ka na! Huwag mo lang papakita ang mukha mo rito, ha? Juliet! Pasok! Ano ba? Hindi ka ba makikinig? Pag-aari ka namin! Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo napapayaran lahat ay binigay ko sa'yo! Naintindihan mo? Mabuti pa. Mag-bish ka na lang. May customer ka na dyan. Paganda ka. Gusto mong gawin ko? Aling Yevis, kailangan ni Juliet ng tulong.
Eh, paano nga ako makakatulong? Eh, wala naman akong pera. Hindi naman nag-iintrega si Elyong. Matagal na siya hindi umuwi rito. Pinaktak sila na yata ako ng walang iyan lalaking yun eh. At yung mga kapatid ni Juliet, diyan kay Elyo, isang nawala. Yung isa, pinahiram. Hindi na binalik. Yung isa naman, pinambayad ni Elyong sa sugal. Ako wala nga talaga yung lalaki yan. Yung isa, yun, naglayas. Ewan ko, ewan, hindi na bumalik. Hindi ko kasi pera ang kailangan ni Juliet eh. Kayo ho. Sabi na tanong siyang kinukulong dun sa safe house. Aba ah! Pulis ang kailangan niya, hindi ako eh. Hindi naman ako pulis. Gagawin ko doon. Aling Yves, wala na ba kayong natitilang kahit kundi pagmamahal para kay Juliet? Sa anak nyo? Anong klase kayong ina? Wala na ba importante sa inyo kundi sarili nyo? Talaga naman pala napakaswapang nyo eh. Hoy, pakailamerang bruha! Kapag ganitong wala ng direksyon ang buhay ko, huwag mo akong papakilaman, huwag mo akong aasarin. Ha? Makasamain ka? Gusto mo? Idamay kita? Gusto mo? Gusto mo? Hindi na ako kailangan gawin yun dahil talagang damay na ako dito eh. Kasali na ako sa problema ng anak nyo. Dahil ako, tao akong marunong dumamay sa kapwa. Tao akong marunong magmahal ng kaibigan. Eh kayo, tao ba kayo? Aba, eh talaga mo. Ay ko po. Naku. Ika, maldita! Alam nyo, tama lang na isa-isang mawala yung mga nagmamahal sa inyo eh. Dahil hindi kayo dapat mahalin. Hindi kayo dapat tawagin ina dahil wala kayong karapatang maging ina. Pag may nangyaring masama kay Juliet, magbabayaran nyo to ng malaki. Hindi man dito sa lupa, sa impyerno! Hindi man kayo marunong magmahal, konsensya man lang sana kayo. Masarap pa. Ay na, special recipe ko yan. Bakit? Anong bakit? Alam mo, napapansin ako. Kanina pa ng tingin-tingin, tapos parang gusto mong tumawa na hindi. Bakit? May mangyayari ba sa akin kung sisimangot ako? Kung magmumukmuk ako? Manas na naman tayo. Ah!
Amanos na tayo ngayon. Ito na ang katapat ninyong lahat. Ayop ka, Juliet! Thank you.